Kamusta mga boss? So today, quick session lang tayo. Pag-uusapan natin yung mga Thailand alloy rims, Bans Boy, Big Bull, Super Drag Rim, Kingu, Strong Rim, DS4. Pasok na rin natin yung DID tsaka XL Asia. Maraming nagtatanong sa akin ng mga buyer, mga customer na gustong bumiling rim, tsaka yung mga nagpapagawa ng rim set sa akin. So, ang madalas na tanong nila sa akin is, ano nga ba yung mga rim na hindi madaling mabengkong o yung mayupi? Ano ba yung mga pwedeng ipang long ride or pwede bang ilong ride or pwedeng pang angkasan? So, eto mga boss, yung madalas na sinasagot ko sa mga nagtatanong sa akin. Ayan. Kung sa mga alloy rims, para sa akin is pare-parehas lang naman yan ng quality. Ayan. Hindi kasali dito yung mga carbon na rim. Ha. So, dito lang tayo sa mga alloy rims. Kung bengkong lang naman yung winoworry nyo is, syempre, alloy yan. Madaling mabengkong yan. So, naiiwasan naman yon. Syempre, kung magpapalit ka ng alloy rims, magiging doble ingat ka. Ayan, iwas ka sa mga rough road, iwas ka din sa mga lubak na daan, ayan, hanggat maaari huwag kang dumaan sa mga pangit na daan, ayan, para safe sa rims. Ngayon, kung hindi mo naman maiwasan na dumaan sa mga rough road or mga pangit na daan, so ganito gawin nyo, kailangan lagi yung mga gulong natin is matigas. Ayan. Syempre kung malambot yung gulong natin, madaling tumama yung rim natin sa mga bato. Halimbawa, ayan, madaling malubak. So, mayuyupi yan. Tandaan natin mga boss, no? Kahit yung mga stock mugs natin, kahit RCB mugs pa yan, or yung mga bakal nga na rims, nabebengkong. Ayan. What more pa kaya yung mga alloy rims, di ba? Siyempre, nasa gumagamit din yan. At sa mga nagtatanong naman kung pwedeng i-long ride or ibiyahe itong mga Thailand alloy rims natin, tsaka kung pwede bang pangangkasan, pwedeng-pwede naman yan. So, wala naman sa rims yan. So, nasa size ng gulong yan, tsaka nasa tamang align ng mga rayos. So, meron tayong sample dito. So, ito is naka-standard align. Ayan. Kung ipang babiyahin nyo, city drive, medyo long ride, tapos may angkas kayo, kailangan yung mga rayos nyo is naka-standard align. Kailangan tamang-tama yung pagkaka-align yan. Hindi mahigpit, hindi rin maluwang. So, kung mahigpit yung pagkaka-align yan, pwedeng mabasag yung hub natin or pwedeng mabasag yung mismong rim kasi sobrang higpit ng pagkaka-align ng mga rayos. So, kailangan tamang-tama lang yung mga tension nitong mga rayos na to. Tapos, kung ipang aangkasan nyo, syempre, kailangan yung mga hubs nyo is standard din, malalaki. Ayan. So, hindi pwede yung mga small hub or yung mga lightened hub kung long ride or may angkas kayo. Sa size naman ng mga gulong para sa mga rims natin na size 1.2-1.4, madalas yung mga Thailand rims natin, minimum size sa gulong yan is 60-80 sa harap, tapos 70-80 sa likod kung pinang babiyahe mo or pinang aangkas mo. Ayan. So meron tayo ditong sample ng rim set. Kung mapapansin nyo, nakatayo yung mga rayos niya, straight. So, yung ganitong setup ng rayos is hindi advisable kung ilolong ride nyo or ipang-aangkas nyo. Ayan. So, pang show lang yung mga ganitong setup or pang forma lang, pang daily-daily lang, takbong pogi, pwede yung mga ganitong setup ng rayos. Sa harap, pwede to. Sa likod, hindi ko siya masyadong ina-advise. Shoutout nga pala kay Mark Caranza. So, siya yung nag-order nitong rim set na to. Tsaka yung, so, ito yung pangharap niya. Tapos yun naman kanina yung panglikod. So, pang-raider to. Bali, papaship ko to mamaya.
So, salamat Sir Mark Carranza from Calamba, Laguna. Ayan. So, papaship pa natin to. Shoutout din kay Sir Ferdinand Punsal from Bugalyon, Pangasinan. Nag-meet up kami kanina sa Kamiling Tarlac. Nag-order rin siya ng Super Drag Rim Rim Set para sa kanyang Raider 150. Salamat, sir. At shoutout din kay Joel Palena from La Paz, Tarlac. Nag-meet up naman kami nung isang araw. Super Drag Rim Rim Set din yung sa kanya na may gulong na Satan Tires. Ayan. So, salamat mga boss. And dito na muna natin tatapusin itong ating quick session. Kita-kits po muli tayo sa susunod na vlog. Salamat po sa panonood and ingat mga boss.